ito po tayo gagawa ngayon, mga ka-ideas. So, mapapansinin ninyo, itong ginagawa natin, titik-tik muna tayo ng mga poste para sa pagre-rebukada. Ayan, meron na to dito, tapos na to. Re-rebukadahan natin, tsaka natin lalagyan ng design. So, itong part na to, 1, 2, 3, 4, apat na poste. At gagawin natin po itong mga kahoy na parang totoo. Tapos maglalagay din tayo ng mga kahoy na parang harang po dyan, mga ka-ideas. At itong nakikita ninyo, ito po ay yung paggagapangan ng halaman. Tama po kayo, maglalagay po dito ng halaman, aakit dito, papunta rito, at magiging parang bubong yung makapal na dahon ng halaman. Tapos sa baba, may mga tubig. Bali fish pan po ito. Meron ditong mga isda na pinalalaki. Tamang tama, bag natapos natin to, lumaki na rin yung mga isda dito. Magandang fishing spot itong lugar na to. Gagamitin natin 9mm na bakal. So, na-bend ko na po ito para dito sa gagawin natin design. So, ikuhook natin ito dito. Tapos, itong dalawang paa na to sa dulo. Itong paa na to, ikukunik na natin ito dito sa buhos na ginawa natin. Ito, binuhusan natin yan. May hook po yan sa loob. Nakahook na yan. Bali, patitigasin lang natin to bago natin itatali gamit yung alambre. So, kailangan patigasin pa. Tsaka natin ipapakita yung ibang detalye. Pero sa ngayon, nakapaglagay na rin tayo dito ng isa, dalawa. Bali, tatlo yan lahat. Tatlo. Kakonekta niya doon. Tapos, yun yung isa pang pundasyon. Papunta rito. Tapos, ito naman yung susunod natin gagawin. Ito. 9mm din. Bali, tigda dalawa po yung gagawin natin. Tigda dalawa. Tsaka na rin babalutan ng wire para pagkakapitan ng simento natin. So, ito yung gagamitin natin ngayon. Lalagyan po natin tayo sa isa. Bawat step, meron tayong pag-iisa. 100 cm bawat sukat. Ito po yung mga gagamitin natin para sa pagdugtong alambre, tapos gutter o kahit natawag na ganso. So ito na nga po, mga ka-ideas, yung ating nilagay na mga bakal dito sa paghahawakan papababa dito sa ating hagdan. So ito yung aalalay sa atin. Gagawin natin itong parang kahoy. So mapapansin nyo dito, mga ka-ideas, na meron tayong gagamitin mga wire. So meron tayong biniling wire dito. So yan, gagamitin natin yon. Pero sa ngayon, gagamitin din natin itong mga recycled na wire nila para ipalibot dito. So parang magiging ganito siya. Tapos dito natin unti-untihin na hulmain sa pamagitan ng semento. Babalutan po natin ito bago po natin mag-design gamit yung semento. Ito, dudugtong natin dito. Kaya naglagay tayo ng abang. May abang din tayo doon. Kasi maglalagay din tayo dito, mga ka-ideas, ng harang para safety sa mga bata. So ito yung sinasabi ko sa inyong i-hook natin. Naka-hook na po ito. Tapos itatali natin gamit yung alambre. Purpose niyan, mga ka-ideas, para nakakapit dito sa poste itong ating hawakan. So ito yung pagtatalian natin. Tatali natin ng alambre. Okay. Tali na natin, mga ka-ideas, tapos dito tayo ngayon.
So yun na nga mga ka-ideas, natali na po natin. Ayan. Magkapantay na rin yung ating hawakan. Pagdidikitin na lang natin ng konti yan para magpantay sila. Tapos babalutan natin ito ng wire. Ito yung gagamitin natin pang balot bago natin lagyan ng semento para mahulma po natin yung gusto natin gawin dito. So mga ka-ideas, ito yung gagamitin natin yung screen. Ayan. Tapos meron tayo ditong cutter para pangputol para dito. So kung gagawin natin dito, hatiin natin to dun sa komportable kayo na laki para dun sa pagpapabalot. So may sample na tayo dito. Ganyan ha. Ayan. Nasa sa inyo na yan kung gaano kalaki, kataba yung design na gusto nyong ilagay. Para sa akin, ganito. At para magawa ito, kailangan ng ganitong size. So hatiin natin. So, ito ho yung nahati nating screen. So ito, okay na to. Bali, dito na lang po. Ito, yung ating screen, hinati na natin. Na ganyan kakapal. Papaikutin natin. Niro-rollyo po natin dito. Pakita ko rin muna sa inyo mga ka-ideas itong ginagawa natin dito sa baba. So tulad ng sinabi ko sa inyo, may harang tayo dito at ito yung mga bakal na gagamitin natin. Yan. At yung bakal na to ihuhulma rin natin tulad ng ginagawa natin dito. Same din. So ito na po yung ginagawa natin. Nagdagdag po ako ng parang sanga nitong gagawin nating kahoy. Ginamit ko po ay 9mm pa rin. Kahit saan po ninyo ilalagay kung sakaling gagawin din nyo ito. Kahit saang part ng ginagawa natin, kayo na pong bahala. Okay po yan. Dagdag dekorasyon sa gagawin natin. Saka brace na rin ng ating mga bakal para mas lalong tumibay itong ginagawa natin. Tapos dito na rin tayo. Nakapagpatayo na tayo ng mga bakal dito. At isusunod na natin ito mamaya maya. Umpisahan na po natin dito yung paglalagay ng semento. So papansinin po ninyo, pakita ko lang po sa inyo yung ano natin, ginagamit nating semento. 1:3 pa rin po yan. Mix ratio po yon, isang sakong semento. Ang katumbas po nun ay 3 sako din ng semento na puno ng nasalandra na buhangin.
Ganyan ho. Ganyan po yung magiging itsura ng ating kahoy. Ngayon naman, pwede kayong gumamit ng kutsara. Pero kung meron kayong maliit na kutsara katulad nito, mas magandang gamitin nyo ito para may control. Pwede rin kayong gumamit ng alambre. Ngayon naman, walang pattern dito na kailangang sundin ng paulit-ulit na parehong sukat. Bali, ano lang po ito, random na pagkakaskas. Pero, gaya, tignan nyo po kung paano ko ginagawa. Kukuskusin lang natin ng konti-unti. Ayan. Tapos, kuha kayo ng brush na tuyo. Importanteng tuyo yung brush ninyo. Tapos, brush natin. Ayan. Gagawin natin, kakat natin ng sa isa, randomly. Kahit saan nyo gusto ilagay, kakat lang natin. Mga parang medyo nababakbak na yung balat ng kahoy. Parang ganyan. Tsaka natin i-brush ulit. Yun. Mas nagmukhang parang totoong kahoy siya. Okay, i-design na tayo. Pagdating dito sa part na to, pabilog na, paikot na po yung linya dito. Pabilog po yan. At heto na nga po mga ka-ideas, ano? Ito yung natapos natin ngayon. Natapos na natin itong texture para dun sa pagmumukay nating balat ng kahoy, itong semento. So nahulma na po natin to, simula sa bakal, sa screen, paglalagay ng semento at paghulma. At heto na po ito. Heto na po yung natapos natin. Pansin po ninyo pati yung korte at mga posisyon, mga design natin, kung paano po nagawa. Ayan. Bago po natin pinturahan ito mga ka-ideas. Pero bago tayo magpintura, gusto ko muna ipakita rin sa inyo kung paano ito, itong poste na yan, malaki yan. Mula doon po hanggang dyan, gagawin po nating parang kahoy po yan. Dalawa, 1 and 2. Gagawin nating kahoy pagkatapos nating ukitan katulad nito mga ka-ideas, at pipinturahan na natin. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda o kung ano yung magiging resulta ng ginagawa natin. Tuturo ko na rin sa inyo mga ka-ideas kung paano ko ginagawa yung mga mixture ng kulay, kung paano ipinapahid para maging totoong parang kahoy.
So abangan po ninyo yan mga ka-ideas.